At balik po muna tayo sa Taguig kung saan naroon pa rin ang aking partner. Kakapuso mga pa-teatro, telebisyon, radyo o pelikula man, patok na patok ang hari ng komedya na si Dolphy. At kitang-kita sa mga karakter na ginampanan niya ang kanyang husay kanya, sa kanyang sining at ang kanyang pagmamahal para rito. Balikan natin ang ilan sa kanyang mga natatanging karakter at pelikula sa balitang hatid ni Lars Santiago. Nagsimula sa teatro, naging tanyag din sa radyo at telebisyon. Pero sa pelikula, sa larangan ng komedya, tunay na naghari. Mahigit sa 200 pelikula ang kanyang nagawa. At marami sa kanyang pinagbidahan, talagang tumabo sa takilya. Ang dating extra, unti-unting umangat dahil sa galing sa pagpapatawa. Napansin siya ni Fernando Poe Sr., ang ama ni FPJ. Kahit sikat noon ang mga love team sa pelikula, gumawa ng pangalan si Dolphy bilang character actor. Yes, my Masasabing lubos siyang nakilala ng bumida sa pelikulang Jack and Jill noong 1954. Isang bading ang ganap niya rito na kinagat naman ng masa. Kaya ang marami sa mga sumunod niyang pelikula, bakla ang role niya. Nakuha rin ni Dolphy ang role na sinasabing inaasam-asam ng mga babaeng artista. Na isubo na niya ang bato. At naging si Darna Kuno noong 1979. Papa! Daddy! Katambal naman ni Dolphy sa pelikulang Double Trouble ang kapatid niyang si Georgie. Kambal tuko ang ganap niya kasama si na Liberty Ilagan, Eddie Gutierrez at Panchito. Papa, this is a surprise. Isn't this wonderful, Daddy? Nakipagsabayan naman siya sa matipunong si Vic Vargas sa Tansan vs. Tarzan noong 1963. Sa Beatnik na inilabas noong 1960, ipinakita ni Dolphy ang husay niya sa pagsasayaw. Katunayan, siya pa nga ang nag-choreograph ng mga sayawan dito, katuwang si Rally Calvo. Ah, nga po kang magandang kasing ganda ng kanyang lolang mabuting hindi nagmana sa ama. Etcetera. Sa TV, sumikat ng gusto ang tandem ni Dolphy at Nida Blanca sa pamamagitan ng Jan and Marcia. Alam nyo, maski naman 5,000 to, pwede ko ipagmalaki talaga ito. Sapagkat ito eh, parehas ko itong kinita. Legal ito. Maski saan tao ako humarap, hindi ako ikahihiya sapagkat ito. Kinita ko sa sarili kong pawis. Hindi ko pinagnakawan ito. Diyan. Kaya naman, sinubukan din ang lakas ng karisma ng nakatutuwang mag-asawa sa pelikula. Noong 1973, ipinalabas ang Jan and Marcia The Movie. Pumatok naman ito, kaya nasundan pa ng 8 sequel. Ipinamalas naman ni Dolphy ang husay niya sa drama sa pelikulang Markova noong 2000. Ipinadaman niya sa atin ang hirap na naranas ng isang matandang comfort gay noong panahon ng Hapon. Sa nasabing obra, nakatrabaho niya ang mga anak na sina Eric at Epi Quizon. At ang kanilang galing, kinilala pa sa ibang bansa. Natanggap nila ang mataas na parangal para sa aktor sa Brussels, Belgium noong 2001. At noong 2010 Metro Manila Film Festival, inilabas ang Father Jejemon. Ginampanan niya ang role ng isang paring cool at kwela. Sa mga pagganap niya, ilang beses siyang nanalong Best Actor at Best Supporting Actor. Lars Santiago, GMA News.